Kasunod ng malakihang taas presyo sa langis kahapon, taas-pasahe naman ang petisyon ng ilang transport group. Ang hiling nila ibalik sa 10 piso ang minimum na pasahe sa jeep. Narito ang aking pagtutok. Ikalawang petisyon na itong inihain ng grupong Alliance of Concerned Transport Operators o ACTO para ibalik sa 10 piso ang minimum na pamasahe sa jeep. Dito Biyernes naghain din ang parehong petisyon ng grupong One Utak. Umaaray na raw ang mga driver sa sunod-sunod na pagtaas ng krudo at nangangamba sa babala ng Department of Energy na magtutuloy-tuloy pa ito. Halos wala na kaming kinikita. Ang masakit pa rito, nalalapit na yung bakasyon. Ang hinihingi po namin ngayon, yung hiniram po ng LTFRB, yung provisional na yung original na decision namin na 10 piso ay hindi ho, hanggang ngayon po ay hindi pa namin napakinabangan yon. Oktubre nitong nakaraang taon, pinayagan ng LTFRB ang hiling na gawing 10 piso ang minimum na pamasahe dahil pumalo na ang presyo ng diesel sa 50 pesos kada litro. Pero makalipas lamang ang dalawang buwan, ipinag-utos ng LTFRB na ibaba ito sa 9 pesos dahil naman sa sunod-sunod na rollback. Sa datos na nakaalap ng GMA News Research mula nitong Disyembre 2018 hanggang sa kasalukuyan, tumaas ng kabuang 5 pesos at 95 centavos ang gasolina at nag-rollback ng kabuang 6 pesos at 35 centavos. Sa diesel, 6.65 ang kabuang pagtaas hanggang 7.55 naman ang kabuang pagbaba. Kung susumahin, mas malaki pa rin ang ibinaba sa itinaas sa parehong presyo ng gasolina at diesel hanggang sa ngayon. Sa kabila nito, diringgin pa rin daw ng ahensya ang hinaing ng mga transport group. Tinitingnan ng transport group yung impact doon sa araw-araw na pagbabiyahe. And which is also valid. We also have to understand yung cost on the part of the mananakay. Puro taas na lang ng diesel, wala nang baba eh. Eh pamasahe, hindi naman tumataas. Hindi lahat ng mahihirap kaya magbayad ng ganung halaga. Okay lang po yung dagdag piso kasi eh. Yung piso minsan tinatapon lang muna natin eh. Ayon pa sa LTFRB, papalawigin nilang deadline sa pamigay ng pantawid pasada card sa mga jeepney operator. Hanggang ngayon kasi, nasa 58% pa lang daw ang kanilang naibibigay. Para sa taong ito, tataasan din daw ang ayuda mula sa 5,000 pesos kada taon kada jeep. Magiging 20,000 pesos sa ito. Yun nga lang, nananatili pa itong pangako sa ngayon dahil hindi pa napipirmahan ng Pangulo ang 2019 budget. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.